Andito si Jane Del Caline. Ito yung kahapong lumapit sa akin. Yes. Kung saan gusto niya ngang ireklamo si Mr. dahil sa ginawang pananakit sa kanya. Itong si Rizan Jan Kalinga, pumunta rito. Tatlo ang kasama niya para mga bodyguard. Ma'am Jane, makakumpranta mo na ngayon si Mr. Ano po yung hawak niyo? Ito na po yung warrant of arrest niya. Okay. Tingnan ko nga po. Okay, violation of section 5. Alright, so talagang seryoso kayo. Kalabosin nyo talaga. Desidido na po. Desidido nyo po talaga. Ano mangyari dyan mamaya pag nakita ko kayo? Ayaan ko muna siya magpaliwanag. Okay. Pero kasi sir, buo na po yung decision ko. Mm-hmm. Gusto ko po makulong siya ngayong araw na po ito. The only way out is magpapiansa siya. Kasi wala naman nakalagay dito na unbailable. Apa. So ang bail niya is 24,000. Anong sasabihin mo sa kanya mamaya? Gusto ko pong malaman niya na lahat ng hinanakit ko, yung galit ko sa kanya. Kasi sir, sobra yung tinding naranasan ko. Hanggang nabuntis ako ng anak ako, wala siya sa tabi ko, nasa ibang babae siya. Yung naiipon sir, sobrang bigat eh. Iba pag nasa harap mo na yung taong gumawa nun, which is asawa ko pa mismo. Mm-hmm. Wala eh. Ako yung mag-isang nagtaguyod sa mga anak ko. Ang liliit pa sir. Sobrang okay. May baby pa ako, may buhat ako, may buhat dito. Yung halos dalawang kamay ko, shoulder, kailangan kong hayakapin ang mga anak ko kasi walang... Ilan po ang anak niyo, ma'am? Dalawa po ang anak ko. Ano po yung mga edad? 3 years old po. Okay. Ang isa. Tapos okay. Po ang isa ay 9 months lang po. Madalas po niya kayong sinasaktan? Opo. Halos taon-taon, sir. Taon-taon? Taon-taon. Taon-taon din po siya ng bababae. Halos buwan lang din po. Iba-iba po kasi, sir. Bakit po siya nananakit? Nananakit po siya sa tuwing kinakumpranta ko siya tungkol sa babae niya. Okay. Pag may nalalaman po ko ano to, yan ka na naman eh. Yan, tumataas na yung tono hanggang nanununtok po, nananakal. Oh, palagi niyang ginagawa yan? Palagi po. Kalamitan po alam po ng anak ko yan. Sa harapan ng anak niyo? Sa harapan ng anak ko. Every time nag-aaway kami, sumisigaw niya yung anak ko. Tapos minsan pa nasasaktan niya rin yung anak ko. Kasi hawak ko ang bata eh. Okay. Tendency, pag bumato siya ng kung ano, lamensa sir, o binabato kayo? Binabato ko, or gantong kalaki, computer chair, babato niya, tatamaan kami mag-ina. Kailan niyo po ito dinemanda siya, ma'am? Dinemanda ko po siya January 4, ito pong year na to. Okay. So, dumating po ang subpoena niya February, mm-hmm. Hindi niya po pinuntahan, yung mm-hmm. dapat mag-file siya ng counter affidavit ng March and April. Okay. So, umakyat po si Kaso sa RTC, si Kaso po ay napunta ng May. Na raffle. Ibig sabihin, nagkaroon ng resolution from the fiscal hanggang dumating opo. Sa judge, umakyat sa judge, and then yung judge ngayon nag-issue ng warrant. Ilang taon na ba kayong kasal? 4 years po. Paano kayo nagkakilala ni sir? Nagkakilala po kami kasi pinsan niya po yung katrabaho ko. Mm. So, I'm a working student that time. Scholar po ako. Nag-aaral po ako sa perpetual. Okay. So, nagtatrabaho po ako as sales staff sa Baco or SM. Ganun po. Hanggang katrabaho ko nga po, nagkakilala kami. Ganun din, sir. Nanligaw din. Tapos, Ilan buwan siya nanligaw? Buwan lang din. Mga 5 months, 6 months. And then, yun nga po. Hanggang sa kinasal kayo? Opo. Hanggang nabuntis po ako, kinasal po kami. So, noong umpisa, okay naman ang samahan nyo? Okay po, sir. Wala pong kami problema. Sweet, sir. Mm-hmm. Walang problema. Lahat bigay sa akin. Pero ang ATM niya, ang nakakatuwa po, ang kapatid niya ho ang nagbibidro. Pero teka ako muna. Ang asawa niya. Teka muna. ATM niya, nandun sa utol niya. Opo. Hindi sa misis. Hindi po. Tapos po, ang binibigay niya lang po talaga sa akin noon sa pool, 1,000 lang po ang natatanggap ko. Siya ang naghahawak ng pera niyo? Na opo. Dapat ang misis ang naghahawak ng pera? Hindi po. Ba't ganun? Anong dahilan niya? Kinukuha po rin agad ng nanay niya. Ah, mama's boy ito. Mama's boy na playboy. Opo, ganun po. Okay. Bali po ang binibigay niya lang po sa akin, 1,000. Ang katwiran po kasi breastfeed po ako. Mula 1 year old ang anak ko.
Saan nag-umpisa yung nagbagong ugali niya? Nagsimula po yun ng 3 months pa lang po yung panganay ko. Nararamdaman ko yung lukso, yung dibdib, yung bigat na para kang kinakabahan lagi. Parang may iba, may nararamdaman kang may ginagawa siyang mali. Although sweet ho, pero doon pala siya bumabawi sa pagiging sweet para hindi ko malaman. Nalaman ko yung babae kasi may picture pa mismo sila sa motel. Yun na po yun. Yun yun na po nahuli ko. Inupload pa niya mismo sa Facebook niya. Eh, ba't niya ginawa yun? Di, lalo mo siyang nahuli ng di oras. Opo, pero ibang pangalan po niya. Palagi niya siya kinukumpranta tungkol dyan sa mga pambababae niya sa halip na siya pa yung magmakaawa at amuamuhin kayo. Siya pa ang nagwawala at naghahagis ng upuan. Opo, ang katwiran niya po kasi bunga nga, naging. Akala niya ninanag ko lang siya lagi. Hindi niya alam. Parang pinapangaralan ko siya na dapat pag mag-asawa nag-uusap. Never po kami nag-usap, sir. Yun the time na nag-live here, yun lang po yung first time namin mag-usap na seryoso, walang galit, walang ano. Bakit po siya ay makipag-usap? Hindi po siya nakikipag-usap. Bakit po, ma'am? Ay, yan ka na naman eh. Yun po yung kalamitan niyang sinasabi, yan ka na naman eh. Ay, lagi niya po akong every time paggabi, siyempre pag mag-asawa gusto mo, bago pag magkagalit kayo, bago kayo matulog, okay, nakapag-usap kayo. Mm. Hindi ho kami ganun. Hanggang kala niya okay lang sa akin. So palagi siya may distansya? Lagi po siya may distansya. Pala niya lagi, matagal na yan eh. Yung po yung lagi niyang word, matagal na yan. Pero as is nung isang linggo lang, ganun po siya. Kaya po ko rin itong gagawin para sa mga anak ko. Okay. Lalo na po sa panganay ko. Sige. Kasi ang panganay ko po totoo. Lahat ng lalaking nakikita ng anak ko, may tinatawag niyang daddy. Lagi po siya daddy, where's my daddy? Lagi po yung ano, pag nalabas kami kahit tindero o kaya ano, driver, ng jeep ni driver, daddy po ang tawag niya. Kulang po sa affection ng daddy. Parang every time na nakakakita siya ng mga nursery rhymes na complete yung family, lagi niya lang sinasabi sa akin, mommy, daddy, baby, me. Yung ganun po, sobrang sakit po sa akin. Parang every time na nagtatanong yung mga tao na lalaki, nasan ba yung tatay niyan? Ako ba tatay niyan? Parang ang hirap po sa akin. Alas araw-araw po ganun. Kaya hindi ko na po nilalabas yung anak ko. Kasi yung trauma, sir, sobra. Parang hirap na sa akin. Parang sa isip ko lahat ng ginawa ko. Minagpaalila ako sa pamilya mo. Minahal naman kita. Naging dapat ako. Halos buong buhay ko. Nagpakananay na lang ako. Pero ganun pa rin po yung ginawa sa akin. Okay. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Rona po. Rona? Yes po. And then yung isa po? Rio po. Rio, kapatid din ho kayo? Yes po. At yung isa? Si Justy po. Justy, kapatid din po kayo? Apo. So, Ma'am Jane, magkaharap na kayo ni Mr. Kalinga. Ano hong naramdaman nyo at andito na ho siya, face to face ho kayo? Alam mo, matagal ko na itong gusto. Nang malaman mo lahat ng mga gusto kong sabihin sa'yo, never tayong nag-usap, lalo na tungkol sa problema o kahit anuman. Lagi mo iniiwasan, di ba? Sabi mo, kailangan pa umabot sa ganito. Bakit? Ginawa mo lahat, di ba? Kagagawan mo yan. Binabalik ko lang sa'yo. Huwag kang mag-deny. Lahat alam mo yan. Ginawa mo yan. Go. Ako, andito lang ako. Ay naano ko lang yung karapatan namin ng mga bata. Lalo na ako. Kasi sobra na eh. Sagad ka na eh. Sagad na ako. Sobra. Ano ako para akong kabit? Nasasabihin mo, babay na lang, gano'n, pagkatapos mo anakan? Gano'n na lang? Ah, lupit mo maging donor? Tapos, hayaan mo mga anak mo? Ako lahat? Ako lahat nagsasakripisyo? Ha? Ikaw, ano ka nagpapakasaya? Ako gusto mo magdusa? Ako gusto mo lahat naghihirap? Tindi mo rin, no? Bakit ho, ma'am, gano'n na lang inyong galit kay Mister? Ano bang pinag-ugatan itong sobrang puot at galit niyo sa kanya? Siguro sir, kasi paulit-ulit. Yung parang tipong, yung hindi ka na makapagpatawad. Ano ibig sabihin po ng paulit-ulit mo? Paulit-ulit, iba't iba. Tulad ng? Iba't ibang babae, sir. Ah, yung pambababae niya? Opo. Iba't iba din yung case. Alam ko kasi sir, pag may babae, nag-iiba yung ugali.
iba. Iba magsalita, iba mag-text. Hindi ka na kinakausap eh. Okay, so ang pinakireklamo nyo sa kanya ay yung talamak na pambababae. Opo. Pagiging irresponsable niyang ama sa mga anak niya. Ano yung sabihin po ng irresponsable? Hindi niya hinahawakan. Hinahawakan niya, sir. Pero the more na nakita mo yung affection ng bata sa kanya, sisabihin mo, get out. Lagi get out. Sino pong sinasabihin yung get out? Yung panganay ko po, na 3 years old, every time na papasok sa kwarto niya, may kausap siyang babae, sisabihin niya, get out. Masakit nga yun. Yung... Akala niyo siguro hindi ko naririnig. Naha, hanggang madaling araw may kausap siya. Nagpupuyat din siya katulad ko, sir. Ako nagpupuyat ako mag-alaga ng bata. Okay. Pero siya nagpupuyat siya, kausap ang babae niya. Rinig na rinig ko, sir. Sobra. Tumatagos hanggang pader. So ngayon ho pa man, nagsasama pa kayo? Hindi na ho. Kumusta naman pa yung pagsusuporta niya? Wala akong support eh. Ma'am, hayaan na naman natin magsalita si Sir ano, Sir Rizan, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rappy. Unang-una po sa lahat, yung sa sinasabi niyang binubugbog ko siya halos taon-taon, napaka-imposible 'yun. Unang-una, sa bukol na pinakita mo, kung bubugbugin kita, bakit bukol lang inabot mo? Pangalawa, paano mo nasabing hindi ko sinusuportahan yung bata? Eh inaabot ko sa iyo yung pera. Pangatlo, yung pambababae ko. Ilang picture ba yung pinakita mo? Hindi yun taon-taon. Linggo-linggo. Linggo-linggo? Sigurado ka? Pagsalitain mo muna ako kasi kahapon hindi ako nakapagsalita eh. Hmm. Yung unang picture na pinakita na parang may copy po kayo nun, sir. Yung ano. Wala na sir. Binalik po namin sa kanya kahapon. Pinakita lang po saglit tapos binalik po namin. Hindi ba ikaw yun? Ibang tao ba yun? Hindi ako nagkakaila dun. Oo. At least inamin mo. Mm-hmm. Sir, makasingit ano. Yung pong sinasabi niya, kasi ako palaging bata po ang inuuna namin, kapakanan po ng bata sa programang ito. Ano po yung bintang niya na pag pumapasok po yung anak ninyong panganay, meron kayong kausap sa telepono, pinapalayas nyo? Hindi po totoo yun. Hindi totoo yun? Hindi po nangyari yun? Hindi po. Gawa-gawa actually po nga po, kung sa usapang bata lang, meron pong katibayan dito na magsasabi na gusto niyang ipa- abort at saka ipa-adopt yung bata. Ma'am, ba't yung ipa-abort yung bata? Kailan yun? Yung panganay o yung bunso? May kilala kasi ako. Yung bunso po yan eh, yung bunso. Ma'am, pakisagot po. Bakit gusto niyo ipa-abort yung bunso? Una sa lahat, sir. That time, may depression ako. Postpartum, sir. Kapapanganak ko lang. Hindi niya ako, never niya ako sinamahan magpa-check up. Never siyang nagbigay ng pera pang prenatal or anumang vitamins ko. Ako po yun. Hanggang 8 buwan, nagtatrabaho po ako mag-isa. Sobrang laki na ho ng tiyan ko. Iniipit ko ho. Kasi bawal ho sa company namin ng buntis. Brand ambassador po ako noon that time. Halos araw-araw, sir, hindi ho ako nagpapa-check up. Kasi hindi niya ako sinusustentuhan eh. Kahit piso, wala ho eh. Ako ho bumibili ng vitamins ko. Ako po nagpa-ultrasound sa sarili ko. So wala po siyang binibigyan ng support? Wala po. So sir, kung ikaw na sa sitwasyon ko, anong mararamdaman mo? Itutuloy mo pa ba? Pag ako kasi itutuloy ko, ano man, come what may, kumbaga. At all costs. Kung akong tatanungin, bilang kanya, isang ama, talagang magagalit po ako. Magagalit ako kung halimbawa nabasa ko ito ngayon, talagang hindi madodrawing po yung galit ko at sama ng loob sa inyo. Kahit na ano pa pong dahilan ibibigay mo, no can do. Wala po kasi siyang pakialam nun eh. At ako pa rin po bumubuhay ng 2 years old ko pa po nun. Buntis po ako, 2 years old po yung anak namin. Nagtatrabaho po ako. Lahat ng sahod ko sa bata lang. Wala na po natitira pang check-up or pang pa-ultrasound. Sige, si sir naman. Sir, meron kayong gustong sabihin pa ulit, sir? Yung tungkol po doon, alam niyo pong wala akong trabaho noon. Nahingi po ako sa magulang ko noon. Kaso nga po, yung pinapaladala po ng daddy ko, hindi din sumasapat para din sa amin eh. Wala ko ba kayong trabaho? Pareho? Nag-usap na po kami tungkol doon. Naintindihan niyo naman po ako eh. Actually nga po, nung may trabaho ako, nung pipirma na ako ng kontrata, ang sinabi niya sa akin, huwag ka na magtrabaho, huwag ka na magkatrabaho. Ano ba trabaho niyo noon, sir? Matanong ko. Sa aviation po. Sa aviation. Okay. Maganda yung trabaho niyo, sir. Malaki ang bayad siguro doon. Sakto lang din po. Pang... pamporma niyo, sir. Pamilya. May gusto sabihin yung mga kapatid na nandito? Opo. Since nandito kayo, mm-hmm. Sige po. Jane, alam mo sa totoo lang, natatawa ko sa lahat ng mga narinig namin kahapon. Lalo na nagulat kami na may pumunta sa aming barangay at gusto nga makausap yung kapatid ko, sir.
Actually, wala siya sa amin. Opo. Hindi ko talaga maatim yung mga sinabi mo na kami pa yung makakapalang muka. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka tinanggap ng nanay mo, ng tatay mo, mga kapatid mo, sinisiraan ka. Siniraan mo rin sila. Sino ang tumanggap sa'yo? Kami, di ba? Sa tweet-tweet na yung mga anak mo, simula nung lumaki sila hanggang ngayon. Kapag tinext mo ko, ate, sunduin mo ko. Ate, kailangan ko magpa-check up. Ate, manganganak ako. Ano tawag mo doon? Makapal pa rin ang mukha namin? O makapal ang mukha mo? Wala kang utang na loob sa amin. Mama Kasingit, wala siyang galit sa inyo. Ang galit niya kay Mr. dahil si Mr. Opo, hindi sir, na bibigyan ng support. Wala po yung galit niya sa amin. Pero sa sinabi niya sa amin kahapon, pati mami ko, napakabait sa'yo ng mami ko sa totoo lang. Kung ano-ano sasabihin mo dahil lang sa pera. Pero yung hirap ng mami ko pag nagtatrabaho ka, hating gabi ka umuwi sa bahay. Hindi mo naiisip yung pagod ng mami ko? Mami ko may sakit, pero napapagod siya palagi. Hindi mo man lang naisip yung tinutulong namin sa'yo. Lahat ng pinakita namin sa'yo maganda, kahit kailan hindi namin sinumbat. Sir, alam niyo ba na kahit na walang wala kami, o sinasabi niya na wala kami, pero yung responsibilidad namin dun sa bata, bilang pamangkin namin, bilang asawa siya ng kapatid ko, kahit na ano nangyayari sa kanila, hindi namin siya tinatalikuran. Hindi, may sinasabi kasi siya, ma'am, walang panggatas, wala talagang totally na suporta kay daddy. In fact, sabi nga niya, maging sa pag-ultrasound, ng pagbubuntis pa lang, in-stop na yung pag-susuporta hanggang sa nanganak, pati mga panggatas, wala raw. Kasi po ganito yan, Sir Rapi. Nung walang-wala po ako, yung kapatid ko po talagang, kumbaga sabi ko, ate, kami po pwede yung bang tulungan mo ako kasi wala talaga ako eh. Ikaw, hindi mo naranasan siguro mawalan ka ng pera sa bulsa. Ni 5 duling wala akong pera nun. Alam mo yan. Eh, ba't po kayo hindi naghanap ng trabaho nung nawalan kayo ng pera? Naghanap po ako ng trabaho nun. Okay. Nung nalinawan na po ako sa sitwasyon namin na tama na, siguro tama na itong mga sinasabi niya. Kasi ako napapasama sa pamilya niya eh. Unang-una, nung may trabaho ko, parang ganda-ganda ng tingin sa akin ng pamilya niya. Pagkatapos nun, nung nawalan ako ng trabaho, parang kung sino na lang ako na sumulpot sa buhay nila. Matapos kong pakasalan yung anak nila, na gustong-gusto nila. Sino man ito nandito? Mother po. Ah, si mother. Okay. Apa? Ma'am, okay. Napunta ko kayo rito. Meron kayong gusto sabihin? Apo, kasi naririnig ko po yung mga sinasabi nila. Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi nila. Sinabi nila na nagpinalayas ko. Hindi po. Kasi ang ina, kahit kailan hindi palalayasin ang anak. Hindi kayang tiisin sa kabila ng pinagdadaanan niya. So yung sinasabi niya na nag-iba kami ng pagtingin, hindi po. Kami nakaalalay lang sa anak ko. In fact, ako pa yung nagsusuporta. Single parent ako. Nagsusuporta pa ako sa bata dahil laging walang gatas. Kaya sabi ko sa kanya, paano na yan? Well, ang sinasabi, ma'am, nung ate, ang sumusuporta daw nung habang walang trabaho, yung kanilang kapatid, sila daw. Hindi po totoo yan. Paano po namin mabibigyan? Kasi... yung kapatid niya, yan pong asawa ng kapatid ko na yan, hindi naman po umuwi sa amin. Umalis siya. Ang ginagawa niya po sa amin, pag maisipan niyang umuwi sa amin ng ilang buwan, isa, dalawang buwan, tapos, lagi pong sira sa kanya, kayo po, ang kinukwento niya sa amin. Tapos yung ate niya, si Ate Jade, lagi niya sinisiraan. Ang tatay niya, sinisiraan niya din. Ano pong klaseng paninira? Katulad na lang po yung mama niya, pinagsasalitaan daw po siya na kung ano-ano, pabigat daw po siya sa mama niya na lagi na lang daw sinasabi ng mama niya na ako na lang ba ang magbibigay na magbibigay sa'yo? At pinalayas po siya. Etong February lang po. So totoo pala sumusuporta yung nanay niya? Nagbibigay po at nagbibigay din naman po kami. Actually, nung February na yon na dumalaw kami sa kanila noon, ang sinabi pa nga po ng hipag ko sa akin, nasabi daw ng mama niya, dudukutin ko daw yung pamangkin ko. Pero ang katotohanan po noon, ipapamili namin ng pagkain at ng gatas. Okay, pero andun, pumunta po ako doon kahit na alam ko na hindi po maayos yung sitwasyon namin. Nagpakitang tao po ako, pero yung mama niya at yung kapatid niya, hindi ho ako pinakitaan ng maayos. Yung sabi niyo po, ma'am, pinalaya siya ng kanyang parents. Eh, nandito po yung mama, magpapatunay na hindi ako totoo. Opo, kasi po, actually po, nung July 29, makatapos yung birthday ko po at siya nung panganay niyang anak, nag-celebration pa po kami. Kaya sa totoo lang, marami po kami ebidensya na okay kami, bakit bigla-bigla, pagkatapos ng ilang linggo, pupunta siya rito at gagawa siya ng iskandalo sa pamilya namin na pwede naman po namin pag-usapan ng harapan. Hindi po kailangan i-broadcast po. Kasi po kung gusto niya po ng tahimik na pamilya, hindi niya po gagawin to. At saka yung ano pa po, Sir Rafi, sorry ah. Ma'am. Bale, ang kwento niya po kasi sa amin, para po makauwi siya sa amin, pinapalayas po siya ng mother niya. Tapos binugbog pa siya ng ate niya. Binugbog daw po siya ng ate niya, kaya po siya umalis. Tapos pinalayas nga po. So,
Ang ano po doon ang nangyari, parang pinagtulungan po siya nung nanay at ate niya po. Yun po yung kwento niya sa amin. So ibig sabihin kailan sa kailan po ito, ma'am? Kailan po ito? Ito po yung last na umuwi siya kailan February po. March 20. Oh, March. So totoo ba, Ma'am Jane? Sinabi mo na pinagtulungan ka ng nanay mo at ng sister mo? Kaya ka pumunta sa kanila? Sige po, sir. Sasagutin ko po yan. Kaya po ako umalis doon dahil nag-away po kami ng kapatid ko. Yun po ang totoo. Ang nanay ko naman po lagi nasa gitna eh. Pero that time, ang nagpapalayas po sa akin noon, kapatid ko po mismo. Kapatid kong babae. Pinalayas niya po kami. Kaming pati anak ko. Kaninong bahay po yun? Sabi daw nila, sa kapatid ko daw po. At kung bahay niya po yun, karapatan niya. Kanya. Opo. Karapatan niya magpalayas. Pero kung yun po ay bahay ng mami mo, yung mami mo ang may karapatan magpalayas sa iyo. Dapat hindi kapatid mo. Since na foreclosed na po yun before doon sa kapatid ko, nabayaran ko na po ng bago ngayon. That is, sa akin na po. Okay. Pero bago lahat, ano, yung mga anak gustong papasok yung mga bata para man makita daw nung father. Sige. So sir, okay lang ba makita mo yung mga anak mo? Yung pangalan kailangan sa kabunso? Kailangan po ba dito ipakita yung mga bata? Paano kung lumaki na yan, makita nila itong ganito? Iisip ka ba? Usual naman siya na hindi, nakagiti naman yung bata. Sila, eh. Dinala niya po dito. Sir, hindi namin po siya inutusan. Oh, natuwa yung bata. Ilapit mo. Sige. Oh, tuwan-tuwa, sir. Oh. Hindi ka natutuwa, sir? Tutuwa. Ang saya-saya niya, oh. Oh. Ang gaganda ng mga bata. Puro babae ito, ano? Opo, puro babae. Ang gaganda ng mga bata. They're really cute and so very pretty. Samahan mo yun para mayakap yung father. Makiss man lang. Ayun. Yung isa, pakiss naman. Pakiss. So, ma'am, dapat bigyan mo rin siya ng karapatan si father, yung daddy, na mabisita. Ano po? Although yung custodia talaga dapat nasa iyo. Up. Dahil below 7 years old po sila natin. Ayan, tuwan-tuwa yung bata. Oh. Smiling face, lagi nakangiti. Oh. Ma'am, kung pinapalaya siya, bakit eh, yung bata eh, ngiting-ngiti? Kung totoo yung sinasabi niyo na tuwing papasok sa kwarto, get out. Eh dapat hindi ganun maging reaksyon ng bata. Masayahin po talaga. Actually po, may TV kasi kami sa loob ng kwarto. Doon po siya nag-YouTube. So every time na may kausap yung tatay niya, gusto, lagi po kasing nilalak ng asawa ko. Hindi na po kasi ako doon natutulog eh. Hindi na po kami nagtatabi. Bali, okay. Ang katabi ko po, yung mga hipag ko. So kahit po mag-asawa kami, siya lang po yung nasa loob ng kwarto. Ayun, okay. Ang cute, ang sasaya, ang saya ng mga bata. Sir, tungkol po doon sa hindi na kami nagtatabi, sasagutin ko po yung ano niya doon, yung po, sinabi sir. Niya. Sige po. Kaya hindi po kami nagtatabi na kasi nung panahon na nagbubuntis siya noon sa anak kong pangalawa, nagkaroon po kami ng pagtatalo tungkol nga po dun sa pagsasama namin. Kung balak ba na po namin ayusin yung sa amin, sabi ko, hindi na natin, ano, kasi nga sa mga nangyayari, tsaka sa mga ginawa mo din sa akin. Sabi kong ganun. Pagkatapos nun, umalis siya sa kwarto, lumabas siya, pumunta siya sa kusina, kumuha siya ng kutsilyo, tinutukan niya ako habang nakahiga. Ma'am, nanuto kayo ng kutsilyo? Yung araw po nun. Opo, tinutukan ko po siya ng kutsilyo. Oh. Alam mo kung bakit, sir? Kasi the time, binugbog niya ako. Ah! Alam ni Justy yun. Okay. Alam ng kapatid niya, okay. Binugbog niya ako. Kasi that time, kakauwi niya lang sa trabaho, nakita okay. niya bakit ako umiiyak. Sabi niya, ano bakit ka umiiyak? Sabi ko, binugbog ako ng kapatid mo. Sabi niya, gusto mong tawagin ko ang mami? Sabi ko, hindi na, wag na. Ang ginawa niya po, kumuha siya ng yelo, ninampi niya dito sa ano ko. Sir, buti hindi kanya sinaksak. Inambubugbog ka ng kung basis. Kung ako lang po, sasaksakin ko na, sir. Buti nga, hindi ka na pasalamat, hindi kanya sinaksak. Inambubugbog ka ng asawa. Hindi mo ako sinakal? Hindi mo ako tinulak sa kama? Ito yan, sir. Ay, nakaw. Yung panahon na sinasabi niya na yon, siya mismo, sa sarili niya, alam niya to. Ikaw mismo ang sabi mo sa akin, sige, saktan mo ko. Hindi ko alam kung ano, bakit mo sinasabi yun. Plano mo ba talaga to? Plano mo talaga? Plano? Sinasaktan? Sinasabi ko yun sa'yo, pero ginagawa mong hindi nang ginagawa. Hindi ko ginagawa sa'yo yun. Sus! Kasi kung ginagawa ko sa'yo noon pa, edi dapat noon kapag ganyan. Noon pa? Bakit hindi nasasaktan ng bata tuwing nag-aaway tayo? Hindi mo ako binabato kung ano-ano? Hi, Risan dyan! Nakaman, hindi ka nananakit, hindi ka namamato. Alam ng mami ko na ikaw ang nambabato sa akin. Hay, nakaw. Minumura mo ko sa loob ng bahay namin kahit wala kang karapatan. Talaga? Totoo? Nakaw, sinungaling ka, hindi ka nambubugbog? Hindi ka nananakit? Sabihin mo, sumagot ka, oo, hindi. Hindi ka nananakit? Hindi ka nananakit? Kita, pero hindi kita binubugbog. Oh. Ay, hindi bugbog yun? Ano tawag doon? Self-defense. Ay, hindi self-defense yun. Hinananakal, self-defense. Hindi kita sinakal, ha? Hoy,
Sinasaktan mo ko? Di ba kapapanganak ko lang nun? Ilang araw lang, halos apat na araw lang nun. Hindi ka ba nag-iisip? Ano ako malakas agad? Kaya kitang gantihan nun? Ha? Talaga? Kahit sinapak mo ako sa ilong? Ano naman ginawa mo? Kaya nga kita nasangging ganun eh. Kaya nga nagkaroon ka ng bukol, di ba? Nasanggi o sinuntok mo? Ano? Sino magpapatunay niyan? Tayong dalawa lang nandun. Ayan ang kapatid mo, tanungin mo. Hindi niya nakita yung pangyayari, nasa loob tayo ng kwarto. Pero nilagyan mo ako ng yelo, alam mo, binugbog ako ng sarili ng kapatid mo. Pag-uwi ko sa work noon, hindi ko nakita yung pangyayari na... Pero ano yung nakita mo? Binigyan lang kita ng yelo, pero hindi mo naman sinabi kung anong ginawa sa'yo. Ay! Sinabi ko sa'yo yun! Sinabi ko sa'yo binugbog niya ako, di ba? Anong ginawa mo? Sabi mo sa akin? Natatawagin ko ba ang mami? Gigisingin ko? Hindi, di ba? Hindi! Ang ginawa mo lang, kumuha ka ng yelo, nilagay mo sa'kin. Yun lang, di ba? O, sasabihin mo sa'kin, hindi ko sinabi sa'yo, sinaktan ako? Hindi ko sinabi sa'yo, binugbog ako? Di ba sinabi ko sa'yo? Madali naman kasi i-deny. Alam mo, sa totoo lang natatawa kami sa'yo eh. Natatawa din ako sa'yo, napakasinungaling nyo kasi. O, ako pa sinungaling? Talaga? Oo. Talaga? Para yung sasabihin po na may babaeng kuya ko. Apo. Parang siya rin po naman, di ba? Kasi may patunay rin po na nanlalalaki siya. Nanlalalaki. Meron? Meron pong ano dito na nung buntis po siya niyan eh. Kasi okay. wala po kasi naku, nangyari sa... Palitan ng ano to, akusasyon. Wala. Kailangan ano kita. Na. Kaso alam ko, ayaw mo na. Oh, ma'am. Naku, sino po itong lalaki na sinabihan mo ng kailangan kita? Hindi, sa akin po yun. Sa akin po yun siya po yung sinasabihan ko ng kailangan okay. ko siya. Pero wala siya. Nasa ibang babae po siya. So hindi ako, siyempre asawa nasa ko bahay siya. Kailangan okay. ko siya. Alam mo, sir, pero nasa ibang babae siya. Ikaw naman pala sinasabihan ito, so baliwala ito. Bakit lalaki ba yan, ha? Huwag kang mag-usta ka kasi gawain mo. Ano? Gawain mo ang mga babae. Nakalagay po dyan, sir. Tingnan nyo yung nakalagay, sir. Hahanapin ko sa iba yung pangangailangan ng ano. Well, siyempre, defense mechanism yun. Defense mechanism mo yun. Sinungaling ka kasi babaero ka, binabalik mo sa akin. Ito mga pananalita niya rito, hindi po pwedeng gamitin ebidensya to na siya ay ng lalaki. Defense mechanism, she's right. Kasi nga po, hindi niya nakukuha yung mga atensyon na ine-expect niya sa'yo. Na magagaling sa isang husband. So, nakapagsalita siya ng ganun. Kung hindi mo ako bibigyan ng atensyon, kukuha nila ako ng atensyon sa ibang lalaki. At yan po ay palaging sinasabi ng halos lahat ng kababaihan okay. na hindi Totoo. Po pinapansin ng kanilang mga asawa. Masabihin kung hindi ko po siya pinansin nun, paano kami nagkaroon ng isa pang anak? Ma'am, kung hindi ka pinapansin, tama nga naman. Hindi ba pwedeng umiiwas na ako na magkaroon pa tayo ulit ng ano? Kasi nasa ibang kang kalinga. Hindi, totoo yan. Hindi, totoo yan, sir. Kailan lang ako umalis nun sa bahay? Paano nasa ibang kalinga? Tigilan mo nga ako. Buntis ako. Niloloko mo na ako. Ha? Buntis pa lang ako. Naririnig kita. Nakausap ko pa mismo ang babae mo. Umamin talaga sa akin. Nagkikita kayo sa Makati, sa motel, sa hotel. Ano? Sasabihin mo sa akin, malalaki? Magpatunay ka katulad niyan. May motel? Sabihin mo kung nalalaki ako o nakikipagpitsuran ako sa iba. Ikaw ang kapal ng mukha mo. Kung saan-saan mo, bigo, alive ka pa, nagla-live pa kayong dalawa. Sino sa atin ang lalaki? Ikaw, ugali mo kasi. Yan kasi ang gawain mo, pinapakasa mo sa akin. Lagi mo ako sinisisi na lalaki ka na lalaki. Kasi gawain mo, naninisi ka. Takot ka sa sarili mong multo. Sir, marami siyang litrato rito. Marami nakita. Alam mo na itong litrato? Opo, pero walang nag-ano dyan, sir, na nagkakaroon kami ng kung ano man ng babae. Ah, okay. So, sino itong mga babae rito na mga merong kasama mo sa kwarto, meron po sa mall, meron ko pong kaakbay? Sino po mga ito? Paliwanag nyo lang po sa kanya. Eh, sa kanya kasi nanggaling to, sir, eh. Opo, yan po yung mga nagiging nakakasalaw mo ako na pag aanohan ko po ng... Sama ng loob. Tama ka dun. Dahil sa mga ginagawa mo rin eh. So inaamin niyo po, dahil sa sama ng loob yun, nag-chicks ka, ganoon. Hindi naman po nag-chicks. Kasi kung nag-chicks po ako niyan. Hindi, so anong tawag po dito? Na kasama niyo siya sa mga private places. Picture lang po yan, hindi po private places yan, sir. Alam po, ito po, nakaupo kayo sa kama. So motel po ata ito kung ako tatanungin. So wala ito, nag-usap lang kayo doon. Nag-usap lang kayo? Kinuwento mo pa nga sa akin kung paano niyo ginawa eh. Kung anong position niyo. Wala akong sinasabing ganun, sinungaling ka. Diba, tinanong pa kita kung anong posisyon nyo, masaya ka ba? Oo, masaya ako. Siguro nga, sa tama ka sa ganyang ano, sa ganyan, kasi may kuha, diba? Ikaw pa nag-upload nyo, no? Proud ka pa. O sir, ba't mo in-upload? Hindi usually, sir. Mga lalaki na gumagawa ng kabulastugan, tinatago. Kasi siya... Walang aminan hanggang sa kamatayan. Ikaw pala, talagang proud pa. Hindi, sir. In-upload. Siya po kumuha niyan sa ano.
Ako kumuha niyan? Kasama ko kayo? Sa cellphone, sir, kinuha niya yan. Tapos siya nag-upload. Huh? Hindi ko in-upload yan. Naka-upload yan sa Facebook mo. Umuho pero kung nung umuwi ka sa amin lang, sabi mo, wala akong alam dyan, napakasinungaling mo! Hindi ako gumawa niya. Sinungaling ka. Huwag ho kayong makisali, kami ho nag-usap. Sa totoo lang, pwede kayong mag-usap, mag-asawa, pero bakit pati kami? Tanong ko sa'yo. Huwag mo akong duruin. Dahil kami ang papalang sa'yo. Tanong ko sa'yo. Duro ka lang, duro. Bakit na mera ka? Bakit na mera ako? Talaga? Oo, bakit ha? Nasa'yo ATM ng asawa ko? Bakit ako nag-withdraw? Hindi niya sa akin bibigay? Eh sa akin siya nagpapasuyo. Kusus! Nagpapasuyo! Close kami ng kapatid ko, hindi kalaya mo. Ano ko? Asawa ko, ang kapal din ang mukha mo. Ikaw nag-withdraw sa asawa bakit ko. Bakit hindi kapatid ko ang sabihan mo niyan? Kapatid ko lumapit sa akin. Dahil kung ako lang, tuwing ano? Payday? Kunin ko ATM mo, tuwing ako mag-withdraw. Tuwing payday, nakanganak kayo ng nanay mo? Sa sweldo lang asawa ko? Ano binibigay mo sa akin? 1,000? Wala akong kinukuhang ganun. Katwiran nyo, breastfeed ako? Ang diaper lang ang kailangan kong bilhin? Ang kapal tayo, mukha kasi kayong pera! Oh, talaga? Mukha kaming pera? Kapatid ko, siya ang nagpapawithdraw ng ATM niya sa akin. Hindi ko kinukuha yon. Kapatid ko ang nagpapasuyo. Bakit hindi mo sabihin sa asawa mo, makita ng utak? Nagpapasuyo ako sa kanya. Alam mo kung bakit? Nag-usap tayo nun. Tigilan mo ako sa pasuyo-suyo mo. Nag-usap tayo nun. Sabi ko, ako ang magwi-withdraw. Ano sabi mo? Hindi, si Atin eh. Si Atin eh. Ano paano, yun? Paano gagawin namin kung ganun ano kami magkakapatid? Tutulungan? Ako po makasingit. Kasi ma'am, sa isang samahan, sa mag-asawa, yung pakikialam po ng mga in-laws, ng mga biyanan, doon po nagkakagulo-gulo yung relasyon eh. Yes. Sana po ma'am, kapag halimbawa, itong si yung kapatid nyo, ibinigay yung ATM, pinahawak sa inyo, sana ma'am, out of delikadesa, tumanggi na kayo. Nasabi, nakaw, baka mag-aaway kayo nito ng misis mo. Sinabi niyo dapat, sa akin. Dapat kay misis mo ipahawak tong ATM dahil ang misis naman talaga ang nagbabudget ng pera. Sa kultura natin mga Pilipino, ang wife po ang nagbabudget ng pera para sa pamilya. Hindi po yung si in-laws, si sister-in-law or mother-in-law. Ano po? Opo, may ano po ako dyan, sir. Tungkol po kasi dyan sa bagay na yan. Bale, sa bahay po kasi namin, kumbaga parang wala pong pataasan kami, kumbaga pantay-pantay po kami. So doon sa point na yun na pinapawithdraw ng kapatid ko yung sweldo niya sa akin, kumbaga wala lang ho sa akin yun eh, bilang kapatid po. I know. Okay. Maari nga po, wala po sa iyo yun. Pero sasama po ang loob nitong wife. Pero sana po, Auntie Mano, sinabi mo sa akin na, te, ba't ikaw ang nagwi-withdraw? Wala kang sinasabi lahat kasi iniipon mo dito eh. Ito eh, kailangan ko ba sabihin sa'yo? Oo, sabihin mo! Hindi para mo hindi ka kayo nag-hurimentado dito. Hindi mo ba pwedeng sabihin, Ajin, ano ha, magwi-withdraw lang ako? Wala kang ganun eh. Alam bakit mo ako, yung, bakit? Alam mo yung wala kang pasintabi, makitid ang utak mo? Oh talaga? Makitid ang utak ko? Totoo. Talaga? Nagkakasumbatan lang din tayo dito, isusumbat ko na lahat ng mga tinulong namin sa'yo, di ba? Saan tinulong nyo? May utang pa kayo sa akin, 15,000? Oo, babayaran na namin. Sa SSS? Babayaran namin sa'yo. Kapabangan ako lang. Pero ikaw mismo nagsabi sa mami ko, sige, mihiramin nyo muna, bayaran nyo na lang ako kung kailan kayo may pera. Tapos ngayon dito, pagkakalat mo na yung utang namin, ang kapal lang mukha namin. Totoo! Jane, sana nung umuwi ka dun sa bahay na yun, alam mong wala kami. Dapat tumulong ka, hindi yung kami lagi. Pero dito sa ano na to, lagi na lang kami yung masama. Hindi ako tumulong? Tanong ko. Nagbibigay ako sa mami ha? Yung business na sabi mo, bumili ka ng ulam sa bahay. Ha? Kala namin, bukal sa loob mo. Tapos sasabay mo rito, lagi kang bumibili ng ulam sa amin. Kinakain mo din. Jane, lahat ng binibili namin sa bahay, ni minsan di namin sinumbat sa'yo. Pero tama ba na pagbibili kayo ng gatas ng mga anak ko, ibabawas mo sa utang nyo? Tama ba yon? Tanungin ko. Kung mahal nyo ang mga anak ko, ibibili nyo bukal sa loob nyo, hindi porkit pero may diba utang kayo. Pero diba sa'yo nagaling? Ma, yung utang mo na 15,000, ibawas mo na lang yung kukunin kong pera. Kasi ganun kayo, ate. Ganun kayo. Tsaka yung 15,000 sa kahit akin ang galing. Kahit hindi mong 500 pesos, ibabawas nyo. Sandali kahit lang po. Kahit pandiaper, pantubig. Sa inyo nang galing, kala ko po sa SS niya. Binibigyan ko siyang pera, pansuporta. Kala ko po sa SS niya. Ano ba talaga totoo? Sa SSS ko yun. May utang ako sa mama ko. Pero wala na kayo doon. SSS ko yun, yun po ang nakuha ko pagkapanganak ko. Bakit? Ako din naman nagbayad sa panganganak ko, di ba? Bakit? Sino nagsama sa'yo habang nagpapacheck up ka? Nagpasama lang ako sa inyo, nagpasama? Pero wala kayong pinagbigay kahit pero wala kang utang na loob sa amin. Sasabihin mo, nagpasama, tapos sasabihin mo ako makapalang mukha ko, samantalang galing ako sa trabaho, wala akong tulog, nagbabantay ako doon. Ha? Huwag mo akong tawanan, Jane. Nasaan ang asawa ko? Nasaan ang asawa mo? Paano pumunta ka pupuntahan ng asawa mo? Lagi mong binubugbog ang asawa mo, binabalimbang mo na kung ano-ano. Baliktad ngayon? Oh, talaga? Ano pa sabi mo sa akin yun? Naglilihi ka sa akin, kaya baliktad? Mo ginagawa yun? Ay, ano yun? Banda. Sino ano yun? Wala talaga akong masabi sa'yo. Okay. Kakaiba ano ka talaga? Talking about bugbog, alam nyo ba sir na kayo po ay dinimanda niya?
Opo, yung katulad po ng sinabi nyo, sir, kahapon. Okay. Kaya nga po, nandito po kami para sana po ayusin. Kaso nga lang po, bigla pong ganito eh. Okay. So, hindi na ba maayos to, Ma'am Jane? Wala na po. Ayoko na pong ayusin. Tapos na, sir, eh. Yung bigat sa puso ko, wala na natira, sir. Halos lagi ko na lang nagpapatawad, lagi na lang bang ganyan, lagi na lang bang paglalapit, magbabago. Pero ma'am, para maging patas talaga kami rito, totoo ba na nambabalibag ka rin mga gamit sa kanya? Pag nananakit siya. Ah, gumaganti ka lang. Gumaganti okay. Lang ako. Wag okay. Laki mo binabato. Binabato mo yung kapatid ko. Nakikita namin. Nakikita nyo? Talaga? Nakikita nyo yung binubugbog ako ng kapatid niya. Hindi ko nakikita. Oh. Pero ikaw kasi lagi wala namang nangyayaring ganun. Ako lang nakikita nyo, pero hindi nyo nakikita yung ginagawa ng kapatid niya sa akin. Mga sinungaling. Mas sinungaling ka. Nagtataka nga ako. Close na naman kayo ng nanay mo pagkatapos sumisiraan sa amin eh. Eh kasi mali naman yung sinasabi hindi mo. Po. Alam mo, alam nyo, alam ko, ina, alam ko kung ano yung totoo. Manahimik ka. Kaya iniintindi ko na lang yung mga emotions niya, di ba? May upset ng emotions kapag dumadaan sa ganyang depression. Nabanggit nga niya, depressed po siya. Eh, wala kayo kasing alam. Hindi nyo alam pinagdadaanan ko. Alam mo. Dahil nagsasabi ka sa amin. Hindi mo alam pinupugbog ako? Diba? Alam ko, diba? Hindi mo ba naiisip kung anong ginawa mo ngayon dito? Pagkatapos ng 5 taon, anong mangyayari sa mga anak mo? Kahihiyan na binigay mo sa pamilya namin. Sa pamilya nyo, pero sa mga anak ko, kaya ko ito ginagawa. Ikaw ang gumawa ng kahihiyan ng pamilya mo. Kung para sa anak mo, kaya mo ito ginagawa, sana nag-usap sana, na lang tayo. Sana, nag-usap na lang kayo. Nag-usap? Sustento, nakakausap naman. Nakakausap kita. Saan ka nagtatago? Di ba sa babae mo? Hindi ka na nauwi gano'n sa amin. Gano'n ka nakakasiguro sa babae? Sir, sige nga. Nauwi ako sa kanila pero ang asawa ko wala doon paano sa bahay. Paano nga siya uuwi doon? Kailan... Sa iba siya na nauwi. Sir, ganito po kasi yan. Pinili po siya ng pamilya ko na magstay doon kaysa sa akin. Mas pinili siya kaysa sa kapatid ko eh. Dahil nga sa sinasabi kasi yung pinalayas ka. Kasi ang akala nila magiging okay kami. Kahit pero kami, saan ka umuwi? Pumayag kami na umuwi siya doon, akala namin magiging okay kayo. Hindi ano ba talaga ang totoo po sa inyo? Bakit mo na pinalayas, Nay? Hindi po, ganito po yun. Ayan, sabihin ko yung katotohanan para mawala na yung mga hearsay. Sinali naman, yung pagpapalayas po, Nay. Opo, nag-away silang magkapatid. Siyempre, natural lang sa pamilya na mag-away ang magkakapatid. Yung kapatid po na atin niya, ang siyempre sa pag-aaway nila, siya yung sinabihang lumayas ka. Nang so, kapatid. Nang hindi kapatid. Kayo. Hindi po ako. Galing sa inyo. Kaya nga mali eh. So ang akin po kasi... kinakausap ko sila, pinag-ayos ko sila bilang ina. Yun naman talaga trabaho ng nanay. Opo, ang sabi ko, hindi na kayo nahiya. Magkakapatid kayo, ganyan kayo. So, wala na yun. Mahalan na kayo, wala na yun. Tama. Balik kayo sa dati. Pero kasi, siyempre, mga pride nila sa isa't isa. Okay. Since may pamilya na sila. Alright, ganito na lang po. Ma'am Jane, ano pang gusto mo mangyari? Gusto ko pong mangyari. Ngayon mismo, gusto kitang ipakulong. Gusto ko mismong makulong ka ngayon mismo. Wala na. Wala na, RJ. Sobra na yung ginawa mo sa akin. Meron ho kasi siyang dalang warrant of arrest. Kanina pa ho. So akala natin maayos ito. Akala ko kasi maayos. Ako rin eh. Okay. Kayo po ba si Raisan dyan kanina sa Asia? Ako. Kami po yung may dalang warrant of arrest laban po sa inyo. Kayo po yung aming inaresto. Kasalang paglabag sa Republic Act 9262. Sir, inaresto ko po namin sa paglabag sa salang paglabag sa RA 9262. Ikaw ay may karapatan manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman na nasasakupan ng Pilipinas. Ikaw ay may karapatan din kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay pagkakaloob sa iyo ng ating pamahalaan. Naunawaan mo ba ito? Ako.
kayo, Rio. Minahal ko kayo kasi parang piling ko pamilya ko kayo. Si ate minahal ko kasi mahal niyo yung mga anak ko. Kaya lang kasi, Rio, kuya mo yung may mali eh. Alam mo yan eh. Kaya nga nagtataka kami. Hindi, Rio. Alam mo naman. Sobrang salit na, Rio. Hindi ko na kaya. At dahil sa nangyaring to, sa totoo lang, malaki yung sama ng loob ko sa'yo at hindi kita kayang patawarin.